Hello, kumusta? This is your Simply the Wheeler and welcome back to my YouTube channel. Baka isa ka sa nagka-problema sa flyball o roller ng Honda PCX nyo kahit ang bago-bago pa, wala pang 1 week, pud-pud na yung flyball. Yung pinakita ko sa inyo, yung flyball ko is stock flyball ng Honda PCX. As you can see, may pud-pud na siya dito sa gilid. Dahil ito, nung una, mali yung pagkakabit ko or pagka-reinstall ko sa pulley ng Honda PCX. May na-install na ako na ruler na binili ko and it was 1 year ago and ipakita ko sa inyo kung gaano pa siya kaganda yung ruler at walang pudpud na katulad nito. Bago tayo magsimula, intro muna tayo. Channel. Let us assume mga kasimple na ang pulley ng Honda PCX nyo is good na good, walang problema. Pag may problema dyan, isa sa dahilan is madaling mapudpud ang ruler or flyball ng Honda PCX nyo. Yung agarang pagpudpud ng flyball or ruler ng Honda PCX nyo is dahil dyan hindi tama ang pag-reinstall or ang pagkabit ng pulley ng Honda PCX nyo. So dito sa channel ko, tuturuan ko kayo kung paano ito gagawin para yung ni-replace yung roller is maging lifetime performance pa. So hindi ko na ito ipakita kung paano ko tanggalin yung crankcase. Maybe i-fast forward ko na lang ito sa YouTube video ko. So ayan, nabuksan ko na. Dito mga kasimple, pag hindi tama yung pagkabit ng pulley ng Honda PCX nyo is ano siya dito, magwawabol. Itong drive face na siya. Magwawabol siya itong pulley. Nito, this one, magwawabol siya dahil may kunting play dyan pag hindi tama yung pagkakabit. Dapat 0-0 yung ano niya, tightness niya, hindi magwawabol. And by the way, for your information, pag magwawabol to yung pulley nyo, yung handlebar ng Honda PCX nyo is magparang magano niyan, para mag-shake yan. Again, ito yung pangtanggal ko dahil nakabili na ako ng white tool, pero yung white tool na nabili ko is hindi kasya dito sa butas na to, medyo malaki siya sa butas na ito. So tanggalin muna natin at i-set aside muna natin yung camera dahil thank you.
As you can see mga kasimple, sana makita ito sa camera, no? Dahil dito yung very important na bagay para hindi agad mapudpud yung flyball o roller ng Honda P6 nyo. As you can see dito, dapat may nakaprotrude na gear, ano bang tawag dito, yung parang groove, dahil dapat nakaprotrude siya, dahil ito yung indicator na 00 talaga yung tightness niya. Tagalin natin at ipakita ko sa inyo yung flyballs dyan na walang pudpud. But before that, tanggalin muna natin ito. So ito yung bula na nabili ko 1 year ago na, na naka-install dito. And as you can see, walang pudpud sa bula na yan. Walang pudpud. Walang pudpud. Walang pudpud yan. So good as new pa rin yung ano niya, mukha niya or physical appearance ng flyball ng Honda P6 ko. So ibabalik natin at ipakita ko sa inyo ulit kung paano ko i-reinstall yung pulley ni Honda P6. Sana hindi kayo mag-escape sa video, dahil dapat detalyado yung ano dito, dapat detalyado yung nakikita nyo dito, dahil para wala na kayong ano, comment ang comment pa sa video na ito. So again, pakita ko lang sa inyo. Oh, ganito dapat yung pag ano, pag install dapat again yung parang groove niya dito is naka protrude ng kaunti, dahil it means na zero tightness yung ano natin pulley, para again hindi masira agad-agad yung flyball nyo. At hindi na kayo palit ng palit. So yung paglagay ng washer, it should be centered. I-feel mo na nakasentro siya yung ano, yung washer. Pag hindi, lumuluwag ito habang umiikot ang torque drive. Then pag maluwag siya, yung flyball or roller nyo is mapudpud agad-agad kahit ang bago-bago pa. So nilagyan ko din siya dito ng pandikit, pansamantalang pandikit,
This time, dahil nabas ako nung una na grasa daw ang ginamit ko, kahit konti naman. So this time, lagyan natin ng konting laway. Konting laway, laway mo naman yan para dumikit siya. Like this one. So sintro-sintro na siya. And tight muna. Sintro. Like this one. Then lagay mo na yung nut. Dandahan. Para sa hindi mahulog yung washer at nakasintro pa rin. Okay. Adyan mo na siya hihigpitan. So, ganun lang kasimple mga kasimple. Para ano, magiging lifetime yung flyball o roller ng Honda PCX nyo. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Kung gusto nyo palaging update sa mga bagong videos ko na katulad nito. And once again, bye-bye.